Sani pwersa na nga ang dalawang naging kaaway nito ni Draymond Green. Pero bago natin yan pag-usapan mga idol ay balita muna tayo sa team ng LA Lakers. Dahil parang confirmed na nga na itong si Anthony Davis babalik na sa power forward at ang kanilang bagong kuha na sentro na si Jackson Hayes ang kanilang magiging starting center. Dahil ayon nga dito sa isang Lakers reporter mga idol na ang team nga daw ng Los Angeles Lakers ay confident na ito nga daw si Jackson Hayes will play a prominent role with Anthony Davis sa kanilang binabalak na two big lineups. Ibig sabihin, importanteng piece nga daw itong kanilang bagong kuha na sentro na si Jackson Hayes sa kanilang binabalak na pagbabalik kay AD sa power forward. So mga idol, mukha ngang makikita na talaga natin ang malaking pagbabago na mangyayari sa team ng LA Lakers. Basically nga mga idol ay kinumpirma na nitong Lakers reporter ang gagawin ng LA Lakers this upcoming season. And I think mga idol, makikita rin natin na si LeBron James ay hindi na nga maglaro sa power forward position. Makikita na rin natin na less small ball na ang team ng Los Angeles Lakers because they actually plan on playing big. Magiging matangkad na naman ang lineup ng team ng LA Lakers mga idol, hindi kagaya netong mga nakaraang taon kung saan nagpapatakbo nga sila ng 3-guard lineups and yung team na yung mga idol ay always out-rebounded. Pero this upcoming season mga idol, lahat ng yon ay mawawala na dahil imagine LeBron at 6'8 small forward Anthony Davis 6'10 mga idol at power forward and then sentro nila ay 7-footer. So big front court para sa team ng LA Lakers. And for sure nga rin yan matutwig, may maiiba sa playstyle ng team ng LA Lakers para nga ma-maximize nila, ma-take advantage nila mga idol ang kanilang big and tall and long na lineups. Anyways, ngayon ay atin na nga ang pag-usapan mga idol ang nagsani pwersa na dalawang kaaway nga neto ni Draymond Green ngayong off-season para nga sila yung magpalakasan mga idol. Yan ay walang iba kung hindi si Jordan Poole pati na rin si Kevin Durant. Nakakagulat nga mga idol na may video clip na lumabas sa kanila netong mga nakaraang araw kung saan nag-ensayo itong dalawang ito. And well mga idol, baka daw nag-chichismisan itong dalawang ito about sa naging experience nila dito kay Draymond Green as his teammate sa team ng Golden State Warriors. Mukha daw nag-sharean ng kanilang bad experience dito kay Draymond Green. Kung matandaan yung mga idol, si Draymond din ang dahilan kung bakit umalis nga etong si Kevin Durant sa team ng Golden State Warriors. Kung saan sa isang particular play laban sa LA Clippers ay medyo nagkaroon nga sila ng hidwaan at doon na nagumpisa mga idol ang pagkawalay ni KD sa team ng Golden State Warriors at eventually lumipat na. And then mga idol, 3 years later, ito namang si Jordan Poole ang nakaranas na ma-push away ni Draymond Green sa team ng Golden State Warriors nang dahil sila ay nag-away. Hindi na natin idedetalye pa yung eksaktong nangyari dito sa insidente ni Draymond kay KD and then kay Jordan Poole. I think alam nyo naman na mga idol ang nangyari. At hindi nga raw parang coincidence mga idol na nagsama itong si JP pati na rin si KD mga idol. Parang sinadya nga daw na itong dalawang ito parang nga may iparating na mensahe. Pero I think mga idol ayos naman na diba si Draymond Green pati si Kevin Durant kung matandaan nyo ay nag-podcast ba nga itong dalawang ito kung saan pinag-usapan nila yung mga bagay na hindi nila napagkasunduan noon. At mukhang body-body na muli sila, mukhang okay na itong si Kevin Durant at pati na rin si Draymond Green. And let's see mga idol, down the road kung ito rin ba kay natnan ni JP pati ni rin ni Draymond Green. Sila rin ba ay magkakaayos matapos ngang mahilom ng panahon ang sugat na kinos nga nila sa isa't isa.